And that day come. Magkikita kami ni Loki dahil sa ipinangako nito na mag-amusement park daw. Sisk! Kaya wala akong magawa kundi ang pumayad dahil bukod sa gustong-gusto Teo na pumunta ay parang gusto ko din. Nanay, can you walk a little bit faster? You walk like a turtle. Bugnot na sambit ng anak ko sabay kamot sa kanyang ulo. Asus! Bakit ba atat na atat ang baby ko? Sabay sundot sa tagiliran niya. Kasi po nanay, na-miss ko na po ang tatay ko. Natigilan ako sa sagot ng anak ko. Baby, hindi ko alam ang sasabihin kaya't iyon na lang ang nasabi ko. Nanay, I know na siya po ang tatay ko pero okay lang kahit hindi po natin siya nakasama kasi lagi kanyang pinapaiyak. Kahit po close kami, galit pa din po ako sa kanya. Mahabang paliwanag nito kaya napatigalgal ako. Galit ka pa rin sa kanya? Tanong ko sabay buhat kay Teo. Opo, masaya ako nakasama ko ang tatay ko, pero hindi ko pa din po maiwasang hindi magalit kapag naalala ko na pinapaiyak ka niya. Sabay yakap sa akin. Di ba sabi ko wag? Pagalit na sabi ko sa kanya, kaya napanguso na lang itong tumango-tango. Hanggang sa makarating kami sa meeting place ay buhat ko siya. Kung nagtataka kayo kung nasaan si Silan, wala siya. Nagkaroon daw ng emergency kaya hindi siya nakakasama, kahit na gusto kong sumama siya para hindi ako masyadong kabahan ay hindi ko napinigilan dahil importante iyon. Natanaw ko sa malayo si Loki pero ang ipinagtataka ko ay bakit may kasama ito. Nang tuluyan na kaming makalapit ay nanlambot ang tuhod ko. Mama witch ko. At tumakbo palapit sa akin si Prince. Si Prince ang kasama ni Loki at tumangkad ito. 9 years old na ngayon si Prince, alam ko yun. Kaagad kong ibinaba si Teo at sinalubong ng mainit na yakap ang baby tiyanak ko na sobrang na-miss ko talaga. Mama witch ko, bakit ang tagal mo pong bumalik? Umiiyak na tanong nito at hinigpitan pa ang yakap sa akin. Sorry baby tiyanak. I'm really sorry. Sorry. Puro sorry lang ang kaya kong sabihin at hinalik-halikan ito sa buong mukha. I missed you mama ko. Malambing na sambit ni Prince kaya niyakap ko palalo ito. I miss you too, baby Chana. Sabay buhat dito kahit na may kabigatan na siya, hindi tulad ng dati. Nanay ko! Nagulat ako nang may biglang sumigaw at humatak sa lailaya ng blouse ko. Nang tingnan ko ito, nakita ko si Teo na masama ang tingin sa akin. Anong ginawa ko dito? Po, baby! Malambing na tanong ko. Bakit mo siya nibubuhat? Di mo na po ako lab. Hindi na ako lab ni nanay ko. Sabi nito sabay palahaw ng iyak. Naku! Nakalimutan ko na sobrang seloso pala nitong si Teo at gusto siya lang ang nilalambing ko. Kaagad na nagpababa sa akin si Prince kaya kahit nagtataka ay ibinaba ko ito. Pagkababa pa lang ni Prince ay kaagad na itong humarap kay Teo at ang ending. Nagpalitan ng masamang titigan ang dalawa. Sa akin lang si Mama Witch ko. Sigaw sa kanya ni Prince kaya nanlaki ang mata ko. No, akin lang si nanay ko. Hindi papatalong sabi ni Teo at yumakap pa sa mga hita ko. Akin siya. Nauna ko siyang nakilala. Balik sigaw ni Prince at yumakap naman sa baywang ko. Babies, wag na kayong mag-away, pareho ko kayong lab. Natatarantang sambit ko. Hindi nanay. No mama. Sabay na sigaw nilang dalawa kaya mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Kaagad akong tumingin kay Loki na nakatingin din sa mga bata habang nakasimangot. At ano namang problema ng isang ito? Hoy Loki, pigilan mo ang dalawa. Utos ko sa kanya kaya dali-dali itong umupo para pumantay sa dalawa. Let's go! Ayon lang ang sambit nito at hinila kami papunta sa isa sa mga bench. Pagkaupo namin ay kaagad ulit nitong hinarap ang mga anak namin este ang mga bata. Ang akala ko ay sasaway niya ito para tumigil na sa pag-aaway pero akala ko lang pala iyon. What the hell? Anong sa inyo eh Ashley? Walang inyo dahil sa akin siya at ipinagdiinan pa talaga nito ang bawat salita kaya napatampal na lang ako sa aking noo. Akala ko ay pipigilan niya pero isa din pala itong isip bata at nakipag-aaway pa. Kaagad naman na nagalit ang dalawang bulilit at mukhang nagkaisa dahil pinagtulungan nilang suntukin si Loki. Masaya ko silang tinitignan at hindi ko na naman maiwasang hindi mag-imagine. Para kaming isang happy family na walang problema at nagpa-family bonding lang. Pero lahat ng iyon ay imagination ko lang.
Hey mga bata, magra-rides na ba tayo o magkukulitan na lang kayo dyan? Tawag pansin ko sa kanila. Kasama si Loki isang mga bata na tinutukoy ko dahil umaandar na naman ang pagkaisip bata nito. Kaagad naman na sumimangot ang tatlo, siguro ay nabitin sa mga paglalambingan ang mga ito. Dali-dali silang pumunta sa akin at nagulat ako nang bigla nila akong dambain ng yakap. Akin si nanay ko. Sigaw ni Teo sabay higpit pa lalo ng yakap sa binti ko. Sa tatlong ito si Teo ang pinakamaliit dahil hanggang hita ko lang siya, or tuhod rather. Habang si Prince ay hanggang bewang ko na. No! My mama which is mine. Angal pa ni Prince at niyakap din ako. Hey you two! Don't hug her. She's not yours because she's mine. Got it? She's my wife. Sabi ni Loki at binuhat ang dalawa. Pagkatapos ay hinarangan ang mga ito para hindi ako mayakap at siya na ang yumakap sa akin. Pinagtitinginan na kami ng mga tao dahil bukod sa ang gugulo nila ay ang lingay pa. Narinig ko pa ang mga bulong-bulungan kaya mas lalo akong nahiya. Hala, ang cute nila! Oh, perfect picture of happy family. Ang cute nung tatlong lalaki. Ang swerte naman ni Ate Girl. Sana maging ganyan din kami ng soon-to-be family ko. And many more. Kaya nahihiya talaga ako at the same time kinikilig. Ayoko nang umasa pero hindi ko maiwasan lalo pa sa pinapakita ngayon ni Loki. Ano ba kayo? Kung ayaw ninyong mag-rides ako na lang, bahala kayo sa buhay nyo. Bugnot na sambit ko sabay na unang naglakad. Hinabol naman agad ako ng tatlo at nang lingonin ko sila, nakita ko si Loki na buhat si Teo. Dahil ang liliit na mga hakbang nito, kaya tiyak na maiiwan ito kapag tumakbo ang dalawa. Hey honey, wait for us. Sigaw ni Loki. At ganoon nga natapos ang buong araw namin. Puro kulitan, harutan at asaran. Sobrang saya ng araw na ito, na sa sobrang saya, parang panaginip na hindi magiging totoo kailanpaman. At sana kung panaginip ito ay huwag na akong magising kasi alam ko. At the end of the day, may realize ko na hindi pala totoo ang lahat. Na hindi na maibabalik ang dati naming buhay ni Loki. Ilang linggo na ang nakakalipas simula nang bumalik kami dito sa Maynila. At sa nakalipas na mga linggo ay mas lalong napapalapit ang loob ni Teo sa kanyang ama. Pati na rin ako. Unti-unti na naman gumigiba ang harang sa aking puso. Sa mga linggo na nagtagal ay laging sinasabi ni Loki na tanggap na niya si Teo kahit hindi niya ito anak, pero nananahimik lang ako. Hindi ko alam pero parang gusto ko nang sabihin kay Loki ang totoo. Ang katotohanan na siya ang totoong ama ni Teo. Pero pinapangunahan ako ng takot. Takot na baka magalit sa akin si Loki. Takot na baka bumalik siya sa dati na walang pakialam sa akin. Takot na maging cold na naman siya. Pero alam ko sa sarili ko na kahit anong gawin ko ay magagalit at magagalit din sa akin si Loki. Kaya naisip ko na sasabihin ko na kay Loki ang totoo. Yeah, sasabihin ko na at wala nang atrasan. Kung magalit sa akin si Loki, tatanggapin ko ng bukal sa kalooban ko. Kung maging cold siya at iwasan ako, tatanggapin ko. Pero hindi ako papayag ng kuhanin niya sa akin si Teo. Baby, gusto mong pumunta sa park? Ayako. Ayako sa aking anak. Busy ito sa paglalaro nang sabihin ko iyon. Balak ko na kasing sabihin kay Teo. Ang plano ko para hindi na siya maguluhan kung sakaling mangyari ang dapat na mangyari. Talaga po, nanay? Sige po. Natutuwang sabi niya sabay palakpak pa. Tara na. Papaliguan na kita, baby Teo. Sabay buhat sa kanya. Kaagad naman itong nagpumiglas mula sa pagkakahawak ko, kaya natawa ako. Oh, bakit babay? Tanong ko sa nakasimangot kong anak. Nanay naman eh. Big boy na po ako, kaya ko na pong maligo mag-isa. Sabay kamot nito sa ulo pero inilingan ko lamang siya. Kung big boy ka na, bakit sabi mo kay Kuya Prince mo na ikaw lang ang baby ko at wala nang iba? Kaagad itong namula sa sinabi ko. Simula kasi nung nagpunta kami sa amusement park ay parang aso't pusa ang dalawang tiyana. Pinag-aagawan ako at lagi na lang naglalambing sa akin na kinakatuwa ko naman dahil masarap iyon sa pakiramdam. Okay, di ba big boy ka na? Sige, maligo ka na mag-isa, big boy. Sabi ko ng matamlay na boses. Siguro hindi ko na dapat babihin si Teo. Matured na ang utak nito at ayaw na sa mga bagay na pangbata. Nanay ko,
Nagtawag pansin sa akin ni Teo sabay kalabit sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Bakit Teo? Tanong ko. Nakatitig lang naman ito sa akin at parang may hinihintay na sasabihin ko. Nasanay na siguro ito na pinipilit ko siyang paliguan ko dahil iyon ang nakasanayan niya. Pero ayoko naman na magalit sa akin ang anak ko. Baka ito na ang huling pagkakataon na magkasama kami. Kaya susundin ko na ang lahat ng ikakasaya ng anak ko. Sige, maligo ka na, hihintayin kita. Malambing na sambit ko. Hindi mo na po ako papaliguan? Nagtatakang tanong nito na inilingan ko na agad. No, sige na. Magbibihis muna ako, okay? Sabi ko sabay punta sa isang CR. Fast forward. Nandito kami ngayon sa pinakamalapit na park. Nakaupo kami sa isang bench habang pinupunasan ko si Teo dahil pawis na pawis ito sa paglalaro. Teo, huwag ka nang magpapapawis. Okay. Paalala ko sa kanya. Nakatitig ito ngayon sa mukha ko na tila para akong isang alien. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Natatawa ngunit nagtatakang tanong ko. Nanay ko. Mahinang tawag nito sa akin. Oh, sagot ko na lamang. Bakit po hindi mo na ako nikikis at nihahog? Simula kasi kanina ay hindi ko pa ito nakikis at nayayakap bagay na lagi ko namang ginagawa sa kanya maya't maya. Di ba big boy ka na? Ang nga, big boy ayaw sa kiss at hug. Paliwanag ko. Pero di ba po anak mo po ako? Nakangusong tanong nito sabay yakap sa bewang ko. Hindi kita anak. Pilit ko pang pinaseryoso ang mukha ko. Dahil natatawa ako sa mukha ni Teo na gulat na gulat. Nanay! Naiiyak na sigaw nito sa akin. Panahon na siguro para sabihin ko sa iyo na hindi talaga kita tunay. No! Sigaw nito sa akin at tuluyan ng umiyak na tatawa man ay pinigilan ko para madala si Teo. Nagiging masungit na kasi ito sa akin this past few days at gusto ko na lagi ako nitong nilalambing. Sorry Teo, pero totoo iyon. Ayaw mo noon. Hindi na kita baby, di ba ayaw mong natawag kang baby? Seryosong sambit ko. No. Ikaw nanay ko. Baby mo ako. I'm not a big boy. Nanay ko. Sabay yumakap ito ng sobrang higpit sa akin na parang anytime ay mawawala ako sa kanya. Hindi talaga kita anak dahil anak ka ng tatay mo. Ahahaha. At bumunghalit na ako ng tawa. Nakita ko naman itong kaagad na. Nagpunas ng mata at tinignan ako ng masama. Nanay, you're so bad. Busangit na busangot na sabi nito habang nakanguso. Mukhang nagtatampo ang bulilit. Baby, sorry na. Natatawa na din na hingi ko ng paumanhin pero sinamaan lang ako nito ng tingin at humalukip-kip. Okay, para makabawi si nanay, bibili kita ng ice cream, okay ba iyon? Pang-uto ko pero mukhang tumalab dahil kaagad na nagliwanag ang mga mata nito at tumango-tango. Natatawa naman akong tumayo at nakita kong nasa kabilang side pa ng park ang nagtitinda ng ice cream kaya kailangan ko pang tumawid. Kapitan mo muna itong bola, okay? Huwag kang aalis dito. Don't be so stubborn. Alam mo naman kung paano ako magalit. Paliwanag ko kaya tumango naman kaagad si Teo. Alam kong naintindihan nito agad ang ibig kong sabihin. Kaya naman walang pag-aalinlangan akong umalis doon. Kaagad na tumawid si Ashley sa kabilang kalye para bumili ng ice cream habang si Teo naman ay busy sa paglalaro sa kanyang bola. Hindi ito lumayo katulad ng pinangako sa kanyang ina. Habang bumibili si Ashley ay kaagad na gumulong ang bola ni Teo na kaagad namang sinundan ng bata. At sa pagsunod nito ay hindi nito napansin ang mabilis na sasakyan na pabulusok na pumunta sa direksyon ng bata. Yung bata masasagasaan. Sigaw ng isang ginang na kaagad na narinig ni Ashley. Sobrang kaba ang nararamdaman niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kaagad niyang nilingon ang tinutukoy at kaagad na tumambol ang kanyang dibdib nang makilala kung sino ang batang masasagasaan. Teo! Sigaw niya at kaagad na tumakbo sa kanyang musmus na anak pero sobrang takot ang nararamdaman niya. Nang makitang tuluyan ang bumangga ang sasakyan sa napakaliit na katawan ng anak niya. No! No, Teo! Kaagad na nilapitan ni Ashley ng anak na ngayon ay wala ng malay. Call the ambulance! Sigaw niya agad naman na tumawag ng ambulansya ang mga tao habang naawang nakatingin sa mag-ina. Baby, wake up!
Don't scare nanay. Umiiyak na pakiusap ni Ashley pero ganoon pa din ang nangyari. Wala pa din malay ang kanyang anak. Labi-labis ang kaba na nararamdaman niya at parang anytime ay hihimatayin na din. Pero nilakasan niya ang kanyang loob, kailangan niyang lumaban para sa anak. Hindi nagtagal ay dumating na ang ambulansya. Kaagad na isinugod si Theo sa pinakamalapit na hospital. Kapit ka lang baby, malapit na tayo. Umiiyak at nanginginig na pakiusap ni Ashley. Ma'am, hanggang dito na lang po kayo. Pigil sa kanya ng isang nurse ng akmang sasama siya sa loob ng emergency room. Miss, please pagalingin niyo po. Ang anak ko. Humahagugol na pakiusap ni Ashley at halos lumuhod na. Gagawin po namin ang aming makakaya. Iyon lang at pumasok na ang nurse sa loob ng ER. Napaupo naman kaagad si Ashley sa isa sa mga bench ng hospital at kaagad na taimtim na nagdasal. Diyos ko, iligtas niyo po ang aking anak. Alam ko po na hindi ako pala dasal na tao. Pero sana po ay bigyan ninyo ng pagkakataon na mabuhay ang akin anak. Bata pa po siya at madami pang magdadaanan, hindi ko po kakayanin kung mawala sa akin ang anak ko. Kalahating oras na nakalipas. Maya-maya ay lumabas na ang doktor na nagganot kay Theo, kaya kaagad na lumapit si Ashley. Dok, kamusta na po ang anak ko? Nanginginig na tanong niya. Maayos na po ang lagay ng inyong anak. Natahi na po namin ang sugat sa ulo niya at wala naman pong internal bleeding. Ang kaso po ay madami po ang dugo na nawala sa anak niyo at kailangan po siyang masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Kaagad na nakahinga ng maluwag si Ashley na sa narinig na sinabi ng doktor. Ako po dok, pwede po akong magbigay ng dugo sa anak ko. Mabilis na sagot ni Ashley. Type B po ang anak ninyo, Mrs. Pagbibigay alam ng doktor kaya napatigil kaagad si Ashley. Type E po ako. Alanganin na sagot ni Ashley. Pasensya na misis pero kailangan po natin ang type B na dugo. Meron po sana tayo pero nagamit na kaya nagkaubusan. Paliwanag ng doktor kaya kaagad na nanghina ang loob ni Ashley. Wala po ba kayong kamag-anak na may dugo na type B? Tanong ng doktor kaya napaisip siya. Wala po dok. Nahihirap ang sagot niya. Maghintay po tayo ng dugo, baka po may mag-donate this day. Pero misis, dapat po masalinan kaagad ng dugo ang anak niyo within 24 hours. Or else manganganib ang buhay niya. Excuse me. Paalam ng doktor. Nanginginig si Ashley at hindi alam ang gagawin. Nakayuko siya at nag-iisip ng paraan upang makahanap ng dugo para sa anak niya. Maubusan na sana siya ng pag-asa nang biglang may isang tao na sumagi sa isip niya na alam niyang type B ang dugo dahil sa anak niya. Loki. Nasambit ni Ashley sa kanyang isipan. At dali-daling tumayo at nagpunta sa taong makakapagligtas sa buhay ng anak niya. Sa anak nila. Loki POB. Bakit ba hindi mo ba kasi ako kayang mahalin katulad ng dati? Tinignan ko lang siya na parang wala akong pake sa mundo. Loki, ano ba? Answer me. Sabay ka lang pagsalames ako. I'm here at May office. At nasa harap ko ngayon si Fiona. Do you really want me to answer your damn question? Malalim at seryoso kong tanong. Nakita ko naman itong napatigil at parang biglang nagdalawang isip. Yes, of course. Taas noon itong sagot. Sa tingin mo, mamahalin pa ba kita pagkatapos ng mga ginawa mo? Iniwan mo kami ng anak natin. Para ano? Para pumunta sa ibang bansa kasama ang kabit mo. Gigil kong sambit kasabay ng pagkuyom ng kamao ko. Sa tingin mo iyon talaga ang dahilan? Hindi. Kasabay nito ang pag-upo niya na parang nanlambot. Then what? Ano ba talaga ang dahilan? Tanong ko habang nakatitig pa din sa kanya. Hindi ko maiwasang hindi maawa. Dahil siya pa din naman ang babaeng minahal ko noon. Nagkasakit ang lola ko. I need to go there. Gusto kong sabihin sa iyo pero natatakot ako dahil baka hindi na ako payagan na bumalik. Umiiyak na sambit niya. Alam kong totoo ang sinabi nito. Pagkaalis niya ay pinasundan ko siya at nalaman ko ang totoo. Kaya nga hinintay kong bumalik siya para sa amin ni Prince. Pero hindi siya bumalik. Hindi niya kami binalikan at mas lalo akong nagalit dahil inuna pa niyang tuparin ang pangarap niya. K
kesa sa amin ni Prince. Kahit anong sabihin mo, Fiona, hinding-hindi na kita kayang mahalin ulit. Diretso kong sagot. Bakit? Dahil na kay Ashley. Ano ba ang meron siya na wala ako? Tanong nito. Hindi niya kami pinabayaan. Iyon lang ang tangi kong sagot. Pero iniwan din niya kayo. Sigaw nito. Natigilan naman ako sa narinig pero naalala ko na ako pala ang may kasalanan. Dahil pinaalis ko siya. Seryoso kong sambit. Dahil totoo naman na ako ang may kasalanan at alam kong kaya umalis si Ashley, ay dahil iyon ang sinabi kong gawin niya. Please Loki, gagawin ko ang lahat. Para lang mapatawad mo na ako. Umiiyak pa din itong pakiusap sa bailuhod pero wala akong pakialam. Then don't ever bother me ever again, Madine kong utos, pero umiling lang ito ng umiling. Kung ganoon, wala na tayong pag-uusapan, Fiona. You may go. Pilit kong kinakalma ang sarili ko. Dahil baka kapag hindi ko na napigilan ang sarili ko, ay baka kung ano pa ang magawa ko sa kanya. Loki. Get the fucking out here. Hindi ko na napigilang sumigaw. Napapitlag naman ito dahil doon at dali-daling tumayo. Aalis ako pero babalik at babalik ako. Iyon lang at lumabas na siya. Kahit anong gawin niya ay hinding-hindi ko na siya kayang mahalin katulad ng dati. Dahil alam ko sa sarili ko na si Ashley na ang mahal ko. At kahit kailan hindi na yon magbabago. Hindi ito katulad ng pagmamahal ko kay Fiona dahil mas malalim ito. Hindi ko na namalayang nalubog na ako sa sobrang lalim na pag-iisip ng biglang. So you have the visitor. Narinig kong sambit ng aking assistant gamit ang intercom. I don't want to be entertained. Tell to that person to come again tomorrow. Maikling sambit ko sabay balik sa pag-aayos ng papeles. Tumagal ang ilang minuto nang bigla na namang tumunog ang aking intercom. Sir, sabi niya po ay emergency lang. Napakunot naman ang noo ko. Who the hell is that person? Ang lakas ng loob niyang pilitin ako sa bagay na ayaw ko naman gawin. Can't you understand? I don't want to entertain now. Madiin kong sagot. Sir, shut up and do your job. Gigil na sambit ko. Ang ayoko sa lahat ay yung pinipilit ako. Athena Ashley daw po ang name, sir. Parang tumambol ang puso ko sa pangalan na binanggit ng aking assistant. Anong ginagawa niya dito? Kinakabahan man ay pinilit ko pa din na inayos ang aking sarili. Tell her to come in. Sabi ko. Hindi ako mapakali at pilit kong inaayos ang aking sarili. What the hell? Para akong isang teenager na balak ayaing mag-date ang crush niya. Talk! 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 Come in! Pilit kong pinalamig ang aking boses. Dahan-dahan namang bumukas ang pinto ng aking opisina. At sumilip dop na ang babaeng matagal ko nang gustong yakapin at halikan. What are you doing here? Tanong ko at umaktong wala akong pake pero damn. I badly want to kiss her, hug her and make love to her. Loki. Mahina nitong sambit sa pangalan ko at parang hindi alam ang kanyang sasabihin. If you don't have anything to say, just go. You're wasting my time. Malamig kong sagot. Loki si Duke. Dahil sa sinabi nito ay kaagad akong napaangat ng tingin. May kung anong tambol ang narinig ko. Sa aking dibdib nang marinig ko ang pangalan ni Theo. Why? What happened to him? Agad kong tanong. Hindi ko alam pero nararamdaman ko na may masamang nangyari dito. Masakit isipin na hindi ko ito anak pero tanggap ko siya. Tatanggapin ko siya tulad ng pagtanggap ni Ashley kay Prince. May something sa dibdib ko na nagsasabi sa akin na mahalin at alagaan si Theo. Si Theo, tulungan mo siya, Loki. Umiyak na ito ng tuluyan kaya napatayo ako at agad na lumapit sa kanya. Why? What happened? Tell me. Nag-aalalang tanong ko, natataranta na din ako sa hindi malamang dahilan. Nasa hospital ngayon si Theo na aksidente siya. Parang gumuho ang mundo ko sa narinig kong sinabi niya. Sobra ang takot na akong nadama at gusto ko na kaagad pumunta kung nasaan man ngayon si Theo. What happened? Where is he? Is he okay? Anong sinasabi mong help? Do you need money? I'll give you, just tell me he's okay. Sunod-sunod kong tanong.
He's okay but he needs blood. Umiiyak nitong sambit. Then donate your blood. Come on, let's go to him. I want to see him. Aligagang aya ko sa kanya. Nakaupo na kami ngayon sa sofa habang pinapakalma ko siya. Hindi match ang blood type namin. Paliwanag nito habang unti-unti nang tumitigil pag-iyak. Then his dad. Silan. I'm sure they have the same blood type because he's his son. Paliwanag ko. Yeh, I know. Kaya nga nandito ako. Mahinang sambit nito sabay iwas ng tingin. Kaagad naman akong naguluhan. What do you mean? Naguguluhang tanong ko sabay hawak sa baba niya dahil panay ang iwas nito ng tingin. I'm so sorry, Loki. Umiyak na naman ito. Bigkan niya akong niyakap kaya niyakap ko din siya pabalik. Hey baby, look at me. Sabi ko sabay pilit na pinipatingin siya ng diretso sa aking mga mata. Tell me baby. Ano yun ha? I don't get it. Please explain. Malambing kong alo sa kanya. You are Teo's dad. Mahinang sambit nito. Napasinghap ako. What the hell, Ashley? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Galit na tanong ko. Sorry. Umiiyak na paumanhin nito. Sorry. May magagawa pa ba sorry mo? Ano yun? Hindi mo pa sasabihin na anak ko talaga siya hanggat hindi pa ito na aksidente. Galit na galit kong sigaw. Nakita ko siyang napapitlag. Pero katulad ng dati, parang wala akong nakikita. Parang hindi ko siya kilala. Nagdidilim ang mga mata ko at parang anytime ay handa na akong pumatay. Natakot lang ako na baka ilayo mo siya sa akin. Inang takot iyan. And what, Ashley? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Na kaya kong ilayo sa iyo ang anak natin? Ha! Hindi ko yun magagawa dahil mahal kita. Sigaw ko sa kanya. Sorry talaga. Please iligtas mo siya. Umiiyak na pakiusap nito. Gagawin ko talaga iyon pero hindi para sa iyo. Para sa anak ko. Malamig pa sa yelong paliwanag ko. Kita ko sa mga mata niya ang sakit pero hindi ko iyon pinansin. Let's go to Mason. Utos ko at nauna nang lumabas. I'm done, angry as hell. I don't know what to do. Okay na ako, tanggap ko na ang lahat. Pero ang sakit palang maloko ng taong mahal mo.